Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa 105 days expanded maternity leave law. Pagpasensya nyo na lang po guys yung ingay sa background na maririnig nyo. Kasi po medyo maingay po dito sa amin. Ito po, balik po tayo dito sa 105 days expanded. Ang effectivity po nito ay March 11, 2019. Ibig sabihin po, kung kayo po ay nanganak o manganganak simula po noong March 11, 2019 onwards po up to present, pasok na po kayo sa bagong batas ni SSS. Sino po ang covered ng 105 days expanded maternity leave law? Ito po ay yung mga all female workers, public sector, informal economy, voluntary contributors to the SSS, female national athletes who have give birth, miscarriage, or nagkaroon po ng emergency termination ng pregnancy. Regardless of civil status, kahit po kayo single o kasal, pwede po kayo dito. Employed man po o hindi. Legitimacy of her child po, kung legitimate man po o illegitimate, pwede po kayo maka-avail. At kahit ilang beses na pong panganganak, pwede po kayong maka-avail ng 105 days. Kasi po, unlimited na po ito. Hindi po kagaya ng old rules po o yung rules po ni SSS before na maximum of 4 lang yung pwedeng maka-avail. Kung pang-4 nyo na, last na po yan na pwede po kayong mag-apply ng maternity benefits. Pero po, ngayon po sa bagong batas, kahit pang-10 na po yan, pang-12, basta po pasok pa po kayo doon sa qualification at pasok po yung hulog ng contribution nyo sa coverage ng maternity benefits nyo, pwede po kayo maka-avail. Next po tayo, benefits granted in expanded maternity leave law. Number 1, paid leave benefit granted to a qualified female worker in the public and private sector. Meron pong iba-ibang categories kung ilang days po yung babayaran ni SSS if ever po na mag-avail kayo ng maternity benefits. Kung kayo po ay normal or CS yung type of delivery nyo, pwede nyo pong ma-avail ay 105 days. Kung kayo naman po ay solo parent, 105 days plus 15 days po ang pwede nyong ma-avail na babayaran ni SSS sa maternity benefits nyo. Pero hindi ito basta-basta po sasabihin nyo lang na ay solo parent ako, dapat 120 days. Kailangan po meron po kayo maipakitang prueba na kayo po ay solo parent. Yun po ay yung solo parent ID na pwede nyong i-apply at makuha sa DSWD. Pag meron po kayo maipresent na solo parent ID, at pasok naman po kayo sa coverage ng SSS, pwede nyo pong i-avail ang 120 days. Dito naman po sa mga na-miscarriage po or emergency termination of pregnancy, pwede nyo pong, ang pwede pong mabayaran sa inyo ni SSS ay up to 60 days. Employed female workers shall receive. Ito po yung mga pwede pang ma-avail na mga employed na SSS member na manganganak. Maliban po sa SSS maternity benefits, magkakaroon din po kayo ng salary differential. Ang magre-release po ng salary differential sa inyo ay ang employer. Kung ang SSS maternity benefits po para po sa mga employed workers ay inaabunuhan po ni employer at i-reimburse naman sa kanya ng SSS, pero pagdating po sa salary differential, hindi po ito marireimburse ng employer sa SSS, pero kailangan niya pong maibigay sa empleyado niya dahil kasama na po ito sa benefits ng isang empleyado. Meron pong exemption, may mga company na exempted po sa pagbibigay ng salary differential sa empleyado. Meron, pero hindi po yun pwedeng sasabihin lang po nila na exempted sila. Kailangan din po meron silang maipakita. Kailangan niya pong mag-apply sa DOLE na sila po talaga ay hindi po qualified o hindi po pasok dito sa bagong batas na to. Katulad ng po, example ko lang po yan, kung sila po ay may empleyado na 10 lang pababa, meron pa pong ibang pwedeng ibigay na proof kung sila ay hindi po pwedeng makapag-release ng salary differential. Ang next po natin ay, paano po mag-qualify sa SSS maternity claim? Unang-una po, kung kayo po ay buntis, dapat po ma-notify po si SSS na kayo po ay buntis. O ito po yung tinatawag na maternity notification.
Kung kayo po ay employed, hindi po kayo makakapag-file ng maternity notification online. Kasi po, ang maternity notification online po, available lang po para po dun sa mga voluntary o kaya yung self-employed po, hindi po OFW, pero kung kayo po ay may employer, sila po ang magpapasa ng maternity notification sa online. Ang gagawin nyo lang po, yung mga employed member, magpasa po kayo ng ng ultrasound po sa employer nyo para makapag-file sila ng notification sa SSS gamit ang kanilang SSS website account as employer. Kung kayo naman po ay self-employed, voluntary, OFW, basta wala po kayong employer dito sa atin, pwede po kayong makapag-file ng maternity notification mismo diretso sa inyong gamit ang inyong SSS website account. Ngayon, sino po ang pwede pang maka-avail maliban po dito sa qualifying ng SSS maternity claim? Dapat po kayo ay nakapagbayad ng at least 3 buwan na SS contribution within the 12-month period prior to semester of contingency. Mamaya po, i-explain ko thoroughly po itong 3 months contribution within the 12-month period. I-explain ko po sa inyo thoroughly mamaya. Next po tayo. Ito po, kailangan ko pong explain sa inyo kung ano po yung quarter kasi may kinalaman po ito kung sa pagkukumpute po natin mamaya ng SSS maternity, kaya mahalaga po na naiintindihan po natin ito. Ang quarter po na tinatawag ay ito po yung 3 magkakasunod na buwan na nagtatapos po sa March, June, September, and December. Ito po yung January, February, March, ayan po yung first quarter. April, May, June, yan po yung second quarter. July, August, September, yan po yung third quarter. October, November, December, yan po yung fourth quarter. Ano naman po ang semester? Importante din po ito na maintindihan po ang semester dahil may kinalaman din po ito mamaya sa pagkukumpute po natin ng SSS maternity. Kaya importante po na dapat po naiintindihan natin kung ano ang tinatawag na semester. Ang semester po ay refers to a two consecutive quarters ending with the quarter of contingency. Ibig sabihin ko, kung meron kayong first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, ito pong semester ay 2 quarter po. So, isabihin po, ito po yung halimbawa, January, February, March, April, May, June. Ayan po yung isang semester. Pwede rin manggaling sa April, May, June, July, August, September. Pwede rin July, August, September, October, November, December. Pwede rin October, November, December hanggang January, February, March ng next year. Saan po makikita ang monthly salary credit? Importante din po na alam natin kung saan po natin titingnan ang bracket. Kasi po may kinalaman din po ito sa pagkukumpute natin ng SSS maternity claim. Kung ang hulog nyo po ay let's say 2-4 yung maximum po ni SSS, ang magiging equivalent po ng salary credit yan, monthly salary credit ay 20,000. Let's say naman po kayo ay self-employed at nakapaghulog po kayo ng 1,860. Ang katumbas po na salary credit niyan ay 15,500. Ganun po tingnan itong SSS contribution table kung gusto nyong malaman ang monthly salary credit na equivalent ng nahulog nyong SS contribution. Saan po ito pwedeng makuha, itong table na to? Pwede po kayo mag-google. I-google nyo lang po ang SS contribution table 2020. Ito po yung pwede mong pagbasihan kung gusto mong malaman ang monthly salary credit ng SS contribution mo. Nakakailanganin nyo po pag kayo ay magkukompute na ng SSS maternity claim. Next na po tayo. Ito po, gumawa ako ng sample application kung paano nyo malalaman kung saan papasok na buwan yung magiging coverage ng computation ng SSS ng maternity claim nyo. Ang example ko dito ay ang type of delivery nyo. Kung kayo ay normal o CS, ito po yung example ko kung normal o CS at meron po kayong delivery date. Manganganak po kayo na October 21, 2020. So, kung kayo po ay normal o CS, ang number of days nyo na pwedeng i-avail sa maternity nyo ay 105 days or 3.5 months ang babayaran sa inyo ni SSS.
exclude the semester of contingency. Ibig sabihin, kung ano daw po yung semester ng contingency nyo, hindi natin isasama sa computation ng ating maternity benefits. So, kung dito po kayo sa October manganganak at fourth quarter, kailangan nyo pong malaman kung ano po yung anim na buwan. Kasi pag sinabi pong semester is 6 months. So, ang gagawin po yan, simula po dito sa October, hindi po tayo magka-count ng October, November, December, January pa-forward po. Backward po ang gagawin nating pagkuha ng ating semester of contingency. Ibig sabihin po, kung manganganak po kayo ng October, ito po, kung manganganak kayo ng October, ang count nyo po dyan, atras po tayo ng another quarter po. So, ang pinakamalapit po na pwede nating atrasan ay ang July, August, September, yung third quarter. Kasi po, ito pong January, February, March, ayan po ang first quarter. April, May, June, second quarter. July, August, September, third quarter. October, November, December, yan po ang fourth quarter. So, kung October 21 po tayo manganganak, atras po tayo ng another pang 3 months. Yun po yung magiging coverage natin ng semester of contingency. Mangyayari, magiging July, August, September, October, November, December. Yan po yung 6 na buwan na hindi po natin isasama sa computation ng maternity benefits. Ngayon, kung hindi natin to isasamang July, August, September, October, November, December, saan manggagaling ang coverage ng maternity claim po natin? Ang sabi po dito sa baba, 12-month period before semester of contingency. Ibig sabihin po, magka-count po tayo ng 1 year backward simula po doon sa semester ng contingency. Pero ang tekniko po sa inyo pwedeng ibigay dito para hindi po kayo malito. Kung July 2020 po hanggang December 2020 yung semester of contingency, mag 1 year backward po tayo. Dito po tayo mapupunta sa July 2019. Kasi nakita nyo po, July 2020 to December 2020 yung ating semester of contingency. Bababa po tayo sa backward. So, ang count po natin ng semester ng contingency, yung 12-month period po prior sa semester ng contingency ay yung July 2019. July 2019, simula po doon, magka-count po tayo ng 1 taon o 12 months. So, yun po yung panggagalingan ng ating computation ng maternity benefits. Yun po ay ang July 2019, August, September, October, November, December, January 2020, February, March, April, May, June. Pag kinount nyo po yan, 12 months na po yan. Diyan po sa 12 months na yan, o 1 year, diyan po natin kukunin ang coverage ng ating magiging maternity claim. Pipili po tayo ng 6 na matataas ang salary credits. Yung kaninang nakita ko sa inyo, pinakita ko sa inyong table, 'di ba? Doon kukunin yung monthly salary credits. Nilagay ko na po dito yung equivalent na monthly salary credits. Ngayon, pipili po ako ng 6 na pinakamataas. E paano po kung konti lang ang hulog nyo dyan? Meron kayong laktaw-laktaw. Okay lang po yung laktaw-laktaw. Basta po pasok po dito sa coverage na yan. Yung July 2019 to June 2020 na sinample ko kung saan magiging coverage ito ng inyong maternity benefits. Kahit po at least 3 months lang po dyan, pasok na po kayo dito sa maternity claim nyo. So, pero sa case po nitong example ko, kaya naman po yung 6 na buwan na highest monthly salary credits kasi makikita nyo, kumpleto halos yung naging hulog niya sa SSS. Next po, eto na po yung napili ko na 6 highest monthly salary credits. 20,000, 6 na 20,000 yung nandoon. Dito po yan ang galing. Dito ako pumili. Pumili po ako dyan. Kahit saan po dyan kayo pumili, basta po yung 6 na mataas. Yun po, ito po yung napili ko na pinakamataas na 6. I-divide nyo po yan, ipa-plus nyo po muna yung 6 na 20,000. Ang magiging total po nyan, i-divide nyo po yun sa 180. Saan po nang galing ang 180? Standard po yan. Automatic, kahit ano pa po yung maging amount dyan, lahat po yan, i-divide po natin sa 180. Ang magiging total po nyan ay ang tinatawag na average daily salary credits.
ay ito po yan yung 666.7. I-multiply nyo po yan, yung average daily salary credits sa 105 days kung kayo po ay CS or normal delivery. Ita-times nyo naman po yan sa 60 days kung kayo po ay miscarriage o yung early termination po ng pregnancy. Ita-times nyo naman po ang average daily salary credits sa 120 para po yan sa mga solo parents. Pero dito po sa example ko, since ang pinili ko po dito ay yung CS or normal delivery, ang naging computation ko po dito ng amount ng pwede niya makuha sa maternity claim niya ay 70,000. Bakit po 70,000? Kasi po ang hulog niya po dito sa SSS contribution niya sa 6 na buwan na ito na pasok doon sa coverage ng maternity claim niya ay naka-maximum po siya. Ang hinulog niya po sa SSS ay 2,400 a month. Kaya po ang equivalent po nun ay 20,000 monthly salary credits at nabuo niya rin po yung 6 na buwan. Kaya po pag kinumpute niyo po yan, makukuha niya po rin ang maximum na maternity claim na pwede natin makuha sa SSS. So at least may idea na rin po kayo kung gusto niyo pong targetin o plano niyo pong magpuntis at gusto niyo ma-reach ang 70,000, yan po ang style. Para po yan sa mga, pero po sa mga employed member po, magbabase po kasi si employer sa kung magkano po yung inyong salary. So, hindi nyo po pwedeng mapili kung magkano po yung gusto nyong ihulog sa SSS. Thank you so much po sa lahat po ng nanood at nakinig sa aking video tutorial. At kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo na rin kalimutan na i-click ang like at i-hit ang bell button para updated ka sa mga upcoming videos ko. Bye for now. Thanks for watching.